dominating right now. Bren is really dominating this game. Nakikita natin how technical they are as a player. Kitang-kita naman kanina eh. Kung paano na ginagamit dito yung capabilities ng kanilang mga heroes. Correct chance. Next play, Evos naman, kailangan na nilang maging kalmado dito. No, hindi nila kailangan lagi ng pressure yung mga sarili nila kasi gano'n sinabi natin, yung kanilang heroes is scaling. Kapag ka nanggigil sila na magkaroon ng teamfight, kagaya na nangyari dyan kanina sa area na yan, exactly, may tendency talaga na makuha sila from time to time, which is hindi nila kailangan gawin. Exactly. Kailangan lang nilang mag-clear na minion wave and to defend their base. That's it. Patagalin ang laban. Agreed. Kailangan na muna ng NXP anang the ultimate tiis pogi technique. Pogi na lang talaga. Dahil ang Bren ngayon is ready to attack. May late game pa rin si Renj. Pero yung mga ganito eh, ayan oh. Yung mga bait, nang bibait si Doc Ribo eh. Parang ano eh. Lasty nasa likod. Hinarapan niya sinayari ngayon. Sinabayan! Sabay ang pagbigkas! What was iba? Grabe. Hindi ko ma-describe yun. The V formation. The V formation. Parang ready na. Pumasok talaga sila. And imagine yung conceal niya. Walang halong takot eh. Kasi yung conceal niya, nandun talaga sa may loob. Sa loob. Conceal, don't feel. Yun literal. Sabi niya, hindi muna ako hihinga para hindi nila malaman na dito ako manggagaling. Pero dun natin nakikita yung sinasabi ni Lasty na pwede siya maging aggressive. Sobrang aggressive nun. Next level, Bren Esports. Paglo-lord na, by the way. Ang nakikita natin ngayon, ito yung gusto nilang laro eh. Yung minamind games nila, yung kalaban nila. Exactly. NXP ngayon, hoping for another miracle play. Hoping for someone to get that clutch outplay. Pero parang napakahirap, Wolf and Chandel. Parang napakahirap. Tapos speak of mahirap kasi ang one way sana for your next play Evos na makahabol dito or chance for them na to turn things around is kung nakakontest sila sa Lord na yon. Kasi marami silang divers, they have James, they have the Thumbs and this Alice. Kung nakuha sana nila yon, pwedeng naging iba yung situation na nilaro. But Bren Esports, napakabilis kasi kumuha ng objective. Carlgis is now at 3-0-5. Kakaibang tusok yung binibigay niya dito. Siya na yung nagbabato ng fishball. Hindi na. Fishball na binabato niya. Dati tumutusok siya ng fishball. Ngayon siya na yung nagbabato. Siya na yung nagbabato. Complete with... Siya na yung nagtitinda ngayon. Complete with the Malefic Roar. Kompleto with the Malefic Roar. Napakasakit. 3-0-5. And 12K ahead ang Bren Esports sa ngayon. Pero maganda kasi ang depensa ng NXP. Igigame pa ito ng Bren Esports. Mukhang ito na nga. Nawala na yung Lord. Pero na pagkita ejector para kayawi dito. Ito na ba ang ultimate defense sa side ng NXP? Medyo patuloy na yung nangyaring laban. Pero yung mga toltok, yung mga fishbowl na pinagbabato ni Carl DC, hindi naging sipa. Sipa ngayon dito. Para kay Doc Ribo. Napakagandang sight mula kay James. But Bren Esports will take the victory. They're back! Bren Esports ang magwawagi sa third chapter ng kanilang pagkikita against NXP. Grabe, Bren is back. Nakita natin yung ano? Nakita natin yung